gusto lang namin malaman kung kasi sinasabi nila ay parang dapat hindi manghimasok ang pangulo sa usapin na gumugulong na daw kasi yung ano no, yung proseso doon sa kaso ni Senator Leyla de Lima. Wala pa talagang paraan kahit na meron pong ganung meron ba talagang kapangyarihan ng isang pangulo para po siya ay mag-intervene dito at mapabilis yung mga proceedings na yan. Tama po si President Marcos Jr. Mm-hmm. na hindi pwedeng makialam mm-hmm. ang presidente mm-hmm. sa proseso ng husgado doon sa mga kaso niya. Pero bukayat ang kailangan na malaman ng ating Pangulo na magkaiba yung paghusga sa kaso o yung tinatawag na adjudication ng mga criminal cases doon sa prosecution ng criminal case. Sapagkat yung prosecution ay executive function. Iyan ay nasa ilalim ng control and supervision ng Pangulo through the Department of Justice. Kung ang Secretary ng Department of Justice ay pwedeng mag-control o mag-supervise ng prosecution, eh lalo-lalo na ang sa kanyang principal sapagkat siya ay alter ego lamang ng Pangulo. Kaya kung uutusan ng Pangulo ang mga prosecutors na i-withdraw na ang kaso laban kay Senator de Lima sapagkat wala naman talagang sapat na ebidensya, ay iyan ay hindi pag-interfere sa husgado. Pero iyan ay nasa karapatan ng presidente bilang isang executive sa power of the executive susung sa ating saligang batas. O pwede rin sabihin ng presidente, huwag na kayong mag-oppose prosecutors doon sa petition for bail sapagkat ay talaga naman mahina ang ebidensya ninyo laban kay Senator de Lima. Iyan ay hindi pag-interfere sa husgado. Iyan ay pag-exercise ng power of supervision and control sa executive function of prosecution of criminal cases. Okay, sir. So, may sinasabi ninyo pwedeng makialam si President Bongbong Marcos in that sense. Pero bukod po dun sa sinasabi ninyo na mukhang wala namang sapat na ebidensya, ano po yung nakikita ninyong iba pang grounds para mapalaya na si Senator Leyla de Lima or at least para mapagbigyan siya na mag-bail? Well, ihambing natin yung kaso ni Senator de Lima dun sa kaso ni Senator Enrile. Si Senator Enrile ay binigyan ng ating Korte Suprema ng karapatan magpiyansa. Ang sabi ng Korte Suprema, siya naman ay hindi flight risk. Ang gusto sabihin, hindi naman mag-a-avoid o mag-a-absent during the trial o aalis sa jurisdiction ng Pilipinas because of his public record in addition to his age and frail health. Eh, kapares din ito kay Senator de Lima. Her public record could say na talagang hindi pwede naman siyang, hindi niya gagawin ang mag-evade ng jurisdiction ng husgado. Kaya pagbigyan na siya ng sa kanyang karapatan to file bail. Sapagkat sa ilalim ng ating saligang batas, lahat ay entitled to bail except those charged with offenses where the penalty is reclusion perpetua or death, where the evidence of guilt is strong. Pag ang evidence of guilt is not strong, kapare sa kaso ni Senator de Lima, isa nga ay na-dismiss na o na-acquit na siya, ay kahit na ang sa kanyang ang parusa ng offense na siya ay naka-charge ay reclusion perpetua or life imprisonment, siya ay entitled to bail as a matter of constitutional right. Kung si Chiki Verhel po ito, no? Kung si Pangulong Bongbong Marcos ay ayaw talagang makialam kasi yun naman yung sinasabi po niya, di ba? Is there any other way po para mapalaya po si Senator Leyla de Lima? Well, ang gusto naman sabihin ni President Marcos ay hindi siya makikialam sa husgado. Sapagkat totoo yun, saludo ako doon sa sinabi niya. Yan ay completely correct na hindi kailangan makialam kahit sino man sa proseso ng husgado. Sapagkat we should respect the courts, the independence of the court.
Kaya na, kaya nga yung Lady Justice ay blindfolded. Parang impartial ang desisyon at hindi nakikita ang pressure galing sa labas. Ngunit, hindi na natin sinasabi na makialam ang Pangulo sa Husgado. Ang sinasabi natin, kung siya ang chief executive, siya ang head of the executive department, ang prosecution, ang Department of Justice ay under the executive department, siya ay merong karapatan i-order ang prosecutors o i-dismiss na ninyo ng kaso labang kinili, sapat wala naman pala kayong ebidensya na, sapat nag-recount na yung mga major witnesses. O huwag na kayong mag-upo sa petition for bail ni Senator De Lima sapagkat yung ebidensya naman ng prosecution is weak or okay, not strong. Okay, let me rephrase lang po my question. No? Kung talagang ayaw niyang gumawa kahit niyan po na, kahit ayaw niyang utusan yung mga, yung prosecution niya, itigil niyo na yan kasi wala naman kayong sapat na ebidensya. Actually, yung mga witness niyo ay sinabi, binawi na nila yung mga sinabi nila na hindi pala daw yung totoo. Kung ayaw po talaga niyang gawin yun, wala na po bang ibang paraan para mapala? Merong ibang paraan. Ipagpatuloy ni Senator De Lima ang kanyang petition for bail. At ito pero na matagal. Ang nasa, ito na ay nasa husgado. At sa palagay ko naman, sapagkat meron tayong president dun sa kaso ni Senator Enrile, ay decision mismo ng Supreme Court, ay iyan ay hindi na gano'ng tatagal. Sapagkat pag iyan ay dininay ng RTC or Regional Trial Court, pwede siyang pumunta sa court of sa Supreme Court, sa Court of Final Appeal. At iyan naman ay pwede ni-invoke yung kaso ni Senator Enrile. So there's no other way pero gumulong na lang talaga ng ano dun sa proseso, no? Wala talaga yung mabilisan katulad nung magagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. That is correct. Pero kung ayaw niya talagang makialam kahit nasa prosecution na under his jurisdiction, under his supervision and control, ipagpatuloy ni Senator Lima ang kanyang petition for bail. At palagay ko naman, pag ito ay umabot sa Korte Suprema, ito ay ma-deny ng Regional Trial Court, mabibigyan si Senator Lima ng right to bail. Okay, nako, Congressman, meron lang akong very short follow-up tungkol doon para lang baka kasi hindi ako masyadong eksperto sa legalities. Pero di ba may alok po ng extended furlough kay Senator De Lima, no? Wala bang epekto yun doon sa quest for yung ultimate, yung magkaroon nga ng permission na magkaroon siya ng chance na makapag-bail? Wala namang epekto yun, no, kung tatanggapin ni Senator De Lima ito? Walang epekto yun, pero as a matter of principle, sa palagay ko, ayaw ni Senator De Lima tanggapin yun sapagkat ang sa kanya sinasabi, ang karapatan niya ay hindi for law, hindi house arrest, pero ang karapatan niya is freedom through bail o madismiss na ang mga kaso niya. Prinsipyo ang pinaglalaban ni Senator De Lima at kami sang-ayon sa kanyang desisyon. Tama.